Pagkatapos ng La Union ay pupunta naman tayo sa Ilocos Sur. Pagkatapos ng adventure sa Grapes Farm sa bawang La Union, diretso na tayo sa Ilocos Sur. Makakausap, nandito lang tayo sa busy street ng Calle Crisologo dito sa Vegan City, Ilocos Sur, kung saan dinarayo ng maraming turista. Ang Ilocos Sur ay kilala bilang the Heritage Province dahil sa mga sinaunang bahay na nasa pusod ng Vegan City at kinilala bilang UNESCO World Heritage Site. At ang pinakasikat na kalye rito, ang Calle Crisologo. Itatry natin yung kalesa na iikot dito sa plaza. Ayan. Kasama natin si Kuya Sunny. Kuya. Meron na ba ngayon, Kuya, yung fountain? Yan na mamaya. Ay. Yan yung last namin mamaya. Fountain. Yan, ito po yung dancing fountain nga dito sa Plaza Salcedo. Ang isa sa dinarayong atraksyon dito sa Vegan City. Kuya, saan ilang taon ka nang nagkakalesa? 10 years na po. 10 years na po? May pamilya ka po? Meron po. Dito mo binubuhay, Kuya? Opo. Sapat naman, Kuya, sa pang-araw-araw. Ano yung kulang po? Kulang. May swelo yung mga bata. Wala kang curfew hours dito, Kuya? Wala. Magdamag yung mga tao dito, garda, galangag. Walang katapusan. At dahil hindi kami nakontento, binalikan namin ang Plaza Salcedo kung saan naroroon ang dancing fountain. Wow! Pagkatapos mamangha sa colorful dancing fountain, we wandered the streets like tourists. Uso kapag umaga ay ganito kalinis itong Calle Crisologo at walang maraming tao. Pero kapag gabi, napakarami at hindi mahulugang karayom yung kalsada. Eh makauso, nandito kami ngayon sa sikat na bilihan ng vegan longganisa at bagnet dito sa Vegan City. Kauso, nandito lang kami sa Baluarte at iikutin namin itong place na ito gamit ang shuttle na nasa aking likuran. Pero bago kami umikot, nagpakain muna kami ng mga kamelyo. No! Ang Baluarte ay isang zoological park na ipinatayo ng politician at businessman na si Governor Chavit Singson. We're going to roam around the Baluarte with the gang. Ayan, no? Noong una, isa lamang daw itong rest house. Pero nang kalaunan, ginawa na itong bukas sa publiko at naging sikat na tourist attraction. Makikita sa loob ng zoo ang iba't ibang hayop, katulad ng mga ostrich, Bengal tigers, and lions. Ito na yung station 2. Makauso, nandito lang kami sa loob ng safari gallery. Marami tayong makikita mga iba't ibang uri ng hayop dito. Samantala, sa loob ng safari gallery na tinatawag ding trophy room ay ipinakikita ang mga preserbang remains of animals na hinuli at pinatay mismo ni Governor Singson mula pa sa iba't ibang bahagi ng mundo sa kanyang pangangaso. Anong tawag dyan, Kuya? Burmese python. Wala talagang ano yan? Mm-hmm.
Oh, di ba? Yan. Ala, oh, dami nila. At dahil napagod kami, nagpalamig muna kami ng aking kumare. Mare, anong masasabi mo? Natural visa po dito, pero meron naman siyang yakul. So may clinical condition. At dyan nagtatapos ang ating adventure dito sa Baluarte, sa Vigan, Ilocos Sur. Next stop, Hidden Garden sa Vigan City. Totoo ang kanyang pangalan. Ang Hidden Garden ay isang ang nakatagong atraksyon na matatagpuan sa Barangay Bulala, Vigan City, Ilocos Sur. Ang lugar na ito, maluwang, nakaka-relax, luntian, maganda at maaliwalas. Paano ba naman kasi? Punong-puno ng iba't ibang halaman, therapeutic at probinsya feels. Dito nga sa Hidden Garden ay makikita mo ang iba't ibang uri ng mga halaman. Hanggang sa susunod na makabuluhang kwentuhan, ako pong muli ang inyong kauso mo, Migo Sagibu.